Ngayon ay gagawa ako ng puto bumbong. Ito ang ating mga ingredients. Ito, glutinous rice. Ito naman, rice flour. So, kailangan natin 1 cup ng rice flour and 2 cups ng glutinous rice. So, papagsama-samahin lang natin yan. Tsaka, lalagyan natin ng, naglalagay ako ng konting asin. 1/2 teaspoon ng asin. And then, wala akong purple na, wala akong violet na food color. So, imimix ko lang yung blue and red. So, magiging purple na yan. So, kung wala kayong food color, pwede rin yung ubi powder. So, eto naman yung coconut natin. Grated coconut. Ayan. Asukal. And cheese. Yan yung pan-toppings. Pwede rin ng brown sugar. Nasa inyo kung anong klaseng kulay ng sugar ang gagamitin. And then, star margarine or butter. I-mix lang natin siya. Tubig. Sa tubig, tantsahan na lang kung ano yung texture, kung wag masyadong malambot, wag masyadong matigas. Ang nagamit kong tubig dito ay 1 1/4 cup of water. Depende rin siguro yun sa brand ng mga ginagamit na glutinous rice. Ayan po, bago nga ako nakutubong, mainit pa. Taraan! Eto na yung ating nilutong puto bumbong. Naahon na po natin sa steamer. Ini-steam ko po siya ng 15 minutes, medium heat. Ayan na po. Ayan na po ang ating... Ito po lahat yung naluto ko dun sa bali 3 cups na rice flour and glutinous rice. Ayan natin ang butter. Ating ayan, eto po ay nilagyan ko po muna siya ng butter or star margarine, then grated coconut, brown sugar. Simple lang po ito. Eto naman yung nilagyan ko din siya ng butter and then grated coconut and cheese na with sugar, white sugar. So nasa inyo po kung ano yung gusto nyong i-toppings.
Pero masarap po siya pareho, pero mas gusto ko yung sugar lang, walang cheese. Ayan. Masarap po siya. Kaya kong ubusin yung apat. Subukan niyo pong magluto, malapit na ang Pasko. Thank you. Ayan na po. Ayan na po. Tinry ko na siya. Ang sarap. Sobrang sarap. Madali lang po siyang lutuin.